Chika Chika, look how messy or how haggard I am today. Gusto ko lang i-share sa inyo kung ano yung ginagawa ko, kaya ganito ako kahaggard ngayon. Dahil unexpectedly, bibiyahe kami next week. Friday ng madaling araw. So, since wala naman akong ginagawa ngayon, and gusto ko kasi ma-organize lahat, and ayoko yung nagmamadali ako. Ganun kasi ako, every time na bibiyahe kami, lalo kapag malayo yung pupuntahan namin, gusto ko ready na lahat, maybe 2 days or 1 day if possible. So, ako kasi yung tipo ng tao na kapag nagbiyahe, maraming mga abubot. You know what I mean? Yung mga mga bagay na hindi naman importante pero gusto ko nandun. Kasi hindi mo alam kasi kapag may mga emergency, especially sa akin dahil may bata ako. So ayoko lang yung kung ilang araw lang kami na nandun o mag-i-stay doon sa lugar na yun, eh yun lang yung bilang din ng mga kakailanganin namin. For example, yung mga damit. So ayoko, gusto ko may mga extra pa rin ako kasi hindi namin alam eh, hindi natin alam. So kailangan gusto ko kumpleto lahat, and gusto ko dala-dala ko lahat. Now, as you can see, may mga nailagay na ako dito na mga personal na gagamitin namin. Alam niyo na yung mga yan, mga toothbrush, mga shampoo, ano ba tong nilagay ko dito noon? Actually, ito yung mga tira namin nung the last time na nag-travel kami sa Roma. Yan, sa Roma. So, may mga laman pa yan. So, hindi ko na kailangan mag-refill. And then, ito. Ano ba itong mga nandito? So, this. Mga pang skincare nandyan din. Lotion, ganyan. So, ito pala, feminine wash pala. Yun, alala ko na. So, ayan. And then, so, diba, napaka-organized ko. Kasi, may mga ganito ako. So, kapag hindi makalat, at saka gusto ko kapag, kunwari, maluligo ka. So, isang bit-bitan na lang. Gaya nito, nandyan na lahat yung makakailanganin mo sa banyo. And then, kapag mabibihis ka, nandito yung mga skincare. And eto naman, etong bag na to, nandito yung mga undies. Yan, mga boxers, mga bra. Alam nyo na yung mga yan, mga socks, panty. Alright, so eto naman, eto, mga pantulog. And then, eto yung gagamitin ko na damit para mamasyal. So, eto naman. Eto, actually, hindi pa kompleto tong ano, tawag dito, mga damit ng anak ko, ni Camila. So, eto, kay Mister naman. Pero, eto, nilagay ko lang dito kasi, look, nahanap ko itong organized na bag ko dito. So, eto siya. So, dito ko na lang inilalagay lahat ng mga, actually, parang kulang pa kasi, eto, ito naman, pwede ko din namang lagyan ng ano. Kasi ito yung mga sizes na mga lalagayan naman ng mga shoes. So, dito ko naman ilalagay, for example, yung mga damit ni Camila. Para ako na lang yung, ako na lang yung sigurong walang ganyan. Kasi dalawa lang kasi yung, iisa lang yung ganito ko. Kasi isang set to na nabili ko, etong bag na to. Para at least, mas ano lang ako, mas kalmado lang ako maghanap ng mga damit. Kasi alam niyo na, kapag may mga asawa, diba? Kailangan, tawag dito, automatic na talagang magiging messy ang lahat dahil tinatamad silang maghanap. So, ito naman, parang kumuha lang ako ng manipis na jacket para at least meron akong gagamitin sa loob ng car. Para just in case mag-ano kami, mag-aircon, and lalo na gabi yung travel, yung ano namin, oras ng biyahe namin. So, ito yung gagamitin ko para comfortable tayo, hindi lamigin. So, ito, mga damit dito sa bed, ito lang yung mga pinagpipilian ko, tsaka hindi ko pa sigurado kung ilalagay ko siya. So, ito pa pala. So, ito naman,
Nabili ko to, pero matagal na ata. Ewan ko, parang sira naman ata itong ano na. Ay, hindi pa. So, sawa ng Diyos, meron pa naman. Dito ko yung nilalagay lahat ng mga nagamit na naming, ano, mga damit para at least hindi siya ma-mix doon sa mga hindi namin nagamit. So, napaka-importante talaga na magkaroon kayo ng mga ganitong pang-organize na bag, lalo na kapag magta-travel tayo kasi para at least hindi magulo at mailagay mo lahat sa mga tamang lagayan nila. So, di ba? It's a thumbs up! And we're here naman sa kwarto ni Camila. So, since may mga naliitan siyang mga damit dyan na ibibigay namin sa second cousin niya. So, dyan ko muna inano kasi dineclutter ko din yung mga damit ni Camila last time. So, and we have another bag here. And as you can see, meron na naman akong bag dito. So, I'm not sure kung ano yung ilalagay ko dito. Maybe mga damit siguro ni Camila, no? Pwede kasi mas maliit lang siyang itupi. So, tsaka meron akong ano dito, blanket na pwede din gamitin sa biyahe. And ito naman yung mga ibibigay ko din na shoes na naliitan din ni Camila para dun sa second cousin niya. So, hindi pa ako tapos. So, kailangan kong tapusin to ngayon din. Meron pa akong trash dito. Trash bag. Kung saan ko nilagay lahat ng mga na-declutter kong damit noon. Tayo natapos dito, pero may nag-i-inspect na sa ating bagahe. Oye. ¿Qué haces? ¿Qué? ¿Qué? ¿Y dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Y dónde vas? But I'm not sure if meron pang bahay doon na doon sa isang hostel na pag-stayan namin. I'm not sure, pero just in case lang, lalagay ako ng ganyan. Everything here, lahat ng mga sinabi ko kanina na ibibigay namin sa'yo. Wala kasi kaming mga paper bags or pwedeng panlagyan kasi puro yung mga bags ng mga supermarket. So, para mas decente naman tingnan, ganito na lang. Kaso nga lang, talagang pinagkasya ko na lahat dito. So, ayan. Siguro nalagyan na lang namin siya dun sa may kotse. Kasi hindi na siya kasha dito. Kasi maglalagay pa kasi ako ng mga depende kung ilang shoes yung dadalhin ni Mr. John. So, kapag ilalagay ko siya dito, masyado ng bulky. Ito dadagdagan ko pa kasi may mga nilabhan ako na gustong ipadala ni Mr. Chan. So, there you go. So, ganyan lang tayo mag-organize ng mga gamit natin for traveling. So, there you have it mga kachika. Nakita nyo naman na kung paano ako mag-ayos ng mga gamit bago kami mag-travel. And I guess it's a wrap. Kailangan ko na din magpaalam and kailangan kong tapusin lahat ng to. And I'll see you on my next vlog. Perhaps yung vlog na namin during our trip in Madrid. So, don't forget
forget to like, share, and subscribe to our YouTube channel, The Crispin Show.